Good morning, mga rakateros at raketeras! Welcome sa ating bagong show dito sa 1EH, ang Rocket Science, kung saan tutungan namin kayo na magkatabaho, magpalago ng negosyo, at kumita. Dahil dito sa Rocket Science, kitang-kita ang kita! Yes, ladies and gentlemen, ako si Chinkitan, ang iyong lingkod sa araw na ito. Dahil nga, baka nabuong show na ito sa kasukuyang COVID-19 po. Marami po ang naapektuhan at nawalan po ng trabaho. Usbong at iba't-ibang oportunidad, negosyo na pwede natin pasukin. Binigyan natin ng pag-asa ang nais pagkaroon ng pagkakakitaan sa kabila ng krisis. Ano ba dapat natin abangan dito sa programang ito? Nako, number one, we will be partnering with different businesses and companies na pwedeng magbigay sa ating viewers ng puhunan! Yes! Puhunan po para magkaroon kayo sa sarili ng negosyo. Kaya tutok lang po kayo, ha? Pwede kayo manalo ng negosyo package po namin ngayon. Tutok lang kayo sa kabuo ng programa kung paano kayo sumali at mapipili kami para magbigyan namin ng negosyo package. At syempre naman, aalamin din natin ang mga patok na online jobs at mga trabaho na ika nga gamit ang digital technology at maaari natin pasuki kahit na tayo ay nasa bahay lang at ma-inspire din tayo sa ibang mga kanakitaan ng mga ating makababayan na siguradong kaya nyo rin gawin. Saan po tayo manonood? Mapapanood, number one, sa Facebook po. Facebook, 1PH, and at the same time sa YouTube po, 1PH din po. And you can also follow us. You can also follow us sa Signal TV. Siyempre naman, napapanood din tayo sa Signal TV. Huwag na natin patagalin. Tara na. Matuto na tayo kung paano tayo maging successful sa pagnenegosyo dahil dito sa ating segment na One Negosyante. Okay. Ang naging panahuhin natin sa araw nito is a veteran marketing professional with vast knowledge of direct selling, compensation, development of system, business management, and system analyst. Today, he is one of the recognized as Entrepreneur of the Year on 2019 as Asia CEO Awards. Siya rin po ang naging awardee, yung kumpanya po nila ng Santay International po as SME Company of the Year in the year 2019. Let us welcome the CEO of Santay Barley, walang iba kundi si Joey Marcelo. Yes, Joey! Thank you, Chief. Always a privilege na maging part ng program mo. And thank you for this opportunity, Chinky. Maraming salamat. Yes, maraming salamat, Joey. Sige, mag-umpisa tayo ng konti. Background lang ng konti prior to your company right now. Ano ba trabaho mo dati? Anong ginagawa mo dati? Well, Chinky, ako engineer ako by profession. I'm an industrial engineer. And typical Filipino, I was inspired ng mga magulang ko na of course mag-aral maigi, pag-graduate, maghanap ng magandang trabaho. So after graduation, I was employed by an air conditioning company. 7 taon ako nagtrabaho ron sa kumpanyang yun as an employee. Nasa sales din ang trabaho ko noong time na yun. So first 7 years, employed ako. And then after 7 years, doon na yung na-open yung mind ko na mag-set up ng, to be part of what we call as the entrepreneurial business. Diba? So na-invite ako noon sa isang direct selling business. At yun na, yun ay naging simula nung career ko sa direct selling until dumating yung time that I was blessed to be part of a company that will launch a direct selling business that will grow eventually until yung kumpanya namin ngayon. So that was 20 years ago, Chinky. That was year 2001 when I was invited in a direct selling company. At yun yung nagbago talaga ng buhay ko. Ito na talaga, syempre as an employee, di ba, makita ka. And then, anong udyok sa'yo na maghanap pa ng additional income during that time?
Nung actually, Chinky, nag-aaral pa lang ako eh. During those times, yung mga classmate ko kasi they were blessed to be part of a family of entrepreneurs. So, nung nag-aaral pa lang ako, talagang nakaset sa mind ko, I wanted to set up my own business. Pero of course, walang ganong opportunity because yung parents ko naman, hindi naman sila mga negosyantes. Walang nag-train sa akin eh. So, after graduation, of course, I worked for a company. Pero kahit na 7 taon ako dun sa kumpanya pinagtrabahuan ko, that of course, I'm so blessed to be part of that company. Marami rin natutunan dun. At the back of my mind, I still wanted to have my own business. Gusto ko pa rin, okay? Gusto ko pa rin yung tinatawag na, gusto ko pa rin dumating yung panahon wherein I have the freedom to do whatever I wanted to do. I want to be my own boss, okay? I have nothing against my boss. I love my bosses during those times. Pero gusto ko pa rin dumating yung panahon na hawak ko yung oras ko, hawak ko yung negosyo ko. And I have time, okay, not only to earn money, but to use yung hard-earned money ko with my family. Okay, na alam kong baka hindi ko ma-experience if totally sobrang busy ako sa trabaho ang ginagawa ko. So, yung pa rin ang inspiration sa akin that time, sabi ko, given the right moment, right opportunity, right blessing. Kasi, nung time na yun, talagang pinagdadasal ko na, Lord, parang I really wanted to have a business of my own. And yung blessing na yun, yung answer sa prayer ko happened 7 years nung after kung ano, 7 years, after 7 years of working. So, nung na-invite na ako, I was not open-minded that time. All the while, I thought racket lang yon, okay? Hindi ko alam na yung pag-oo ko pala dun sa nag-invite sa akin for a business presentation, yung pala ay magbabago ng buhay ko for the better. And that was 20 years ago already, Chinky. It's not all bed of roses, maraming challenges, pero ang maganda naman noon, taon-taon, nakikita ko may improvement, hindi lang in terms of business, in terms of income, pero the way I relate with people, the way I relate with my family. So, napakagandang buhay, Chinky, for the past 20 years because, yun nga, na-open ang mind ko sa pag-set up ng negosyo. Sige. First naman, ano yung unang mga pagbabago na nangyari sa iyo? Syempre man, 'di ba, from employment to a business. Ano yung mga pagbabago personally sa iyo? Let's make it quick and make it visual, 'di ba? Sige, sige. Well, number one, of course, yung the way you think. Dati kasi nung empleyado ko, although while it's just doing a job, okay? Galingan mo yung trabaho mo para ma-promote ka and eventually tumaas ang position mo. Pero nung time na nagpatakbo na ako ng sarili kong negosyo, iba na eh. Ang iniisip mo na is hindi lang kapakanan mo as a business person, as an employee, pero kapakanan ng empleyado mo. At kung ano pa ang magagawa mo para may angat yung negosyo mo. Kasi day one pa lang, Chinky, ang mentality ko na is paano ako makapagsimula ng negosyo na pwedeng lumaki hanggang sa buong mundo. So, a global business. At paano pa ako makakatulong sa maraming tao na may angat ang buhay nila habang umaangat din ang buhay ko. Naniniwala ako sa kasabihan na before you get what you want, you should first help other people get what they want. So, yun na yung isang malaking pagbabago sa way kung paano ako mag-isip. So, hindi na lang to pang sarili, pero sa kapakanan na rin ang maraming tao. Kaya nga mo, binuo tong company na ito, no? Ano ba tong company na binuo mo? Diba? At gaano katal na to? Yung company namin ngayon, which is Sante International, this is already a 13-year-old company. From day one, napaka-specific ng aming mission. Ang mission namin is to help people live better lives. When I say helping people live better lives, sa dalawang pamamaraan. Number one, in terms of their health. And number two, in terms of wealth, okay? Dito sa Sante, we're marketing a product na during these times are considered as essential products. We're marketing barley grass, vitamin C, and other nutraceutical products. Pero at the same time, hindi lang kami nagbibigay, okay, ng opportunity sa mga tao na magiging maganda yung kanilang pakiramdam. Pero nagbibigay rin kami ng opportunity, okay, sa ating mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo, na magkaroon ng sarili nilang negosyo. So, for the past 13 years, that's what we've been doing. And ang nakakatuwa, Chinky, ngayon, umabot na sa 8 countries ang Sante. At hindi lang Pilipino ang mga natutulungan namin, even yung mga iba't ibang lahi. So, meron na tayo sa mga bansang may mga Emirate, mga Africa, Nigerian. So, ang nakakatuwa is, nagsimula sa Pilipino ang pagtulong sa kapwa natin sa buong mundo. At nagsisimula pa lang to, Chinky, kasi ang goal namin in the next 5 to 10 years is to be open in 20 to 30 countries and help more and more people live a better life. So, that's... Ano yung pinakaiba ng produkto mo at saka ano yung pinaka-product mo that makes it different from other companies and organization at paano lumaki ito? Sige, like for example, umpisaan mo na natin yung puhunan, yung pinakamaliit siguro. Noong nag-umpisa ka, magkano yung puhunan mo dito?
Yung kami sa company Chinky, puhunan namin sa company. Nung nagsimula kami sa toa lang Chinky, bago pa mag-isang 20 years ago, naalala ko lang, gusto namin mag-negosyo, pero ang problema namin talaga nung time, wala kaming pera. So, naalala ko pa, nangutang lang kami ng this 20 years ago, nangutang lang kami ng 1,000,000 sa isang negosyante, okay, to get the ball rolling, okay? So, nagtuloy-tuloy na yon hanggang nung sinimula namin ng Sante, kung ano yung naipon namin from previous company, ito yung ginamit namin pang simula nitong negosyong to, okay? We started Sante with an objective of helping people live better lives, pero ang hinahanap talaga namin nun is isang produkto na may unique, okay, yung tinatawag na unique selling proposition na wala pang nagpapasikat sa buong mundo. At doon namin na-discovery yung barley grass, okay? Barley grass galing sa iba't ibang bansa ang tinignan namin, pero nag-decide kami, kung barley grass ang ibebenta natin, doon na tayo sa bansang medyo alam nating malinis, okay? At medyo may quality when it comes to agricultural product. At napili namin yung barley grass from New Zealand. To cut the long story short, we're unique in terms of barley grass during the early days. Wala pang nagpapasikat ang barley. Ngayon, nakilala na ang Sante para gawin yon. At ang pinakamagandang blessing na nangyari sa amin is naging ka-partner na rin namin yung provider namin sa New Zealand in terms of manufacturing of barley. Kami na ngayon ang isa sa may-ari ng planta sa New Zealand na nagbebenta ng barley hindi lang sa Pilipinas, ngayon ganun din sa buong mundo. So ang goal namin is to be the barley authority, at nangyayari na ngayon yung Chinky, nakikilala na ngayon ang Sante as a barley authority not only in the Philippines but all over the globe. Okay, talking about that, syempre naman may mga tao na take products nyo. Ano naman yung benefits? Ano yung mga magandang storya na nabago po sa kanilang kalusugan? Kasi since this is a food supplement. Okay, one thing about barley is considered as a total complete food. Lahat na pangangailangan mo sa katawan nasa barley na. All the essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes. So, ang nakakatuwa sa barley, napakadaming story siya. In fact, ang hirap lang mag-mention ng mga taong gumagaling sa barley, pero lahat naman yan, nakakalat na yan in social media. Mga tao, ayaw namin ipangako ng barley ay gamot sa mga may sakit because we're selling a food supplement. Pero true enough, ang daming taong napapagaling ng barley. Pero ngayong panahon na to, may isang napaka-important, may buzzword ngayong panahon na to, which is immune system. And barley is a product, a food supplement that helps people boost their immune system. So, ang katunayan niya ngayong panahon na to, yung mga distributors namin, not only in the Philippines, but all over the globe, nakakalat sila to market barley grass, and true enough, protected sila sa virus na, sa mga viruses na nakakalat ngayon sa atin. And makikita natin na totoo pala ang nagawa namin from day one to help people not only live better life in terms of business, but also in terms of their health. Buhay na buhay ngayon ang mga distributors ng Sante, not only in terms of earning good, in terms of their income in their business, but also in terms of their health. Walang nagkakasakit sa amin ngayon. And for me, talking about earning good, syempre, paano nyo man minamarket, paano nyo pinapromote tong product na ito? Through what medium? Sa drugstore ba siya? Paano nabibili ito? Timing Chinky, because 2 years ago, naghanda na kami sa digital marketing online. So karamihan ng aming mga, we call them business owners, mga distributors, binibenta nila yung produkto online. Okay, they're actively promoting this in social media, Facebook, Instagram. At dahil na timing na pandemic tayo, everyone is staying at home. So kami, nagkukonda kami ng presentation ngayon via online lang, di ba? At yung mga distributors natin, they were able to sell the products just by using the power of internet or e-commerce. So, meron kaming ganong training program sa kumpanya Chinky. We teach yung mga members namin on how to use or to capitalize on the strength of social media, of e-commerce, especially during this time na hindi sila makalabas ng bahay. So, via online, magbibili mong produkto ng Sante. Okay? Via online, pwede mong ibenta ang produkto ng Sante, hindi lang sa Pilipinas, ganyan din sa buong mundo. So, our market is okay. Our... Yeah, talking about, syempre, pinag-usapan na natin ngayon, kitaan, di ba, yung mga members nyo kumikita. Pwede kayo magbigay ng idea lang para maalaman ng mga tagapanood ngayon at nakikinig yung business potential. Magkano ang pwedeng kitain na minimum to maximum ng mga existing distributors as of today? Actually, Chinky, alam mo, talking about minimum, maximum, wala tayong maximum. It depends on yung it depends on what they will be doing. Siguro pag-usapan na lang natin dito, Chinky, napakasimple, okay? Ngayong panahon na to, medyo kilalang-kilala na rin yung product natin, Sante Barley Grass. Bibigyan ko lang ng isang napakasimple example. Kung isang distributor ng Sante ay makakabenta lang, okay? Ito yung benta lang, ha? Hindi pa ito yung totoong negosyo ng Sante. Kung meron tayong mga part-time na nagbebenta lang, makabenta lang sila ng isang box
ng ating produkto kada araw. Isang bakta lang, napakasimple. Siguro nag-average sila dyan ng around 15, 20 to 30,000 pesos per month. Kung makabenta lang siya ng isang bakta. And Chinky, that's just a starting point because we have a training that will train them on how to do this business not only in the Philippines pero all over the globe. Okay. Kaya nga, magkano nga pwedeng kitain? Kasi mga nagtatanong na dito eh. Diba? Sinasabi mo, minimum to maximum. Eh baka, ano lang, ito lang to, kwento, chero lang. Yung mag-site ka ng isang example ng isang tao sa kumpanya nyo, magkano kinita, paano nabago ang buhay, o para mas, mas specific tayo. Sige, Chinky. Isa sa mga story na, napakaraming story na sa tingin yan, okay? Isa sa mga story namin, ako, ito yung pinaka, isa sa pinaka-simpleng story. Isa sa mga distributors namin na tiga Mindanao, okay? Ang kwento lang na dinig ko sa kanya, hindi siya, ang activity niya ngayon is nagbebenta lang siya ng produkto online, okay? Nakakabenta siya ng 10 boxes ng produkto namin araw-araw. Sa 10 boxes na yun, kumikita siya ng around 500 to 1,000 pesos per box. So ilang-ilang natin sa 500 pesos, kung makabenta siya ng 10 boxes isang araw, kumikita siya ng 5,000 pesos per day. Sa loob ng isang buwan, 30 days, pwede siyang kumita ng mahigit 100,000, okay? At yun ay isa sa lang sa mga storya namin. Isa sa pinakamagandang storya ng Sante, isang OFW, okay? Dati siyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Umuwi siya rito at ginawa yung negosyo namin full-time, okay? Sineryoso niya to for the past 4 years. Ngayong panahon na to, sa kalagitnaan ng pandemic, nagpapagawa siya ng isang napakagandang bahay sa Mindanao area. Okay, napakagandang bahay, may sarili niyang sasakyan, at ang pinakamaganda ng Chinky, napakarami ang taong natutulungan, hindi lang sa Pilipinas, kasi ang grupo niya nasa buong mundo. Kumikita siya hindi lang pesos, kumikita rin siya in US dollars, because yung opportunity yung binigay namin sa mga Pilipino ay kumita ng dolyares kahit nasa bahay ka lang, dahil yung na-build mong negosyo ay all over the world, okay? So again, Chinky, ulitin ko lang, ang pinakasimple rito, kung part-time mo lang yung negosyo, makabenta ka lang ng isang box sa isang araw, meron kang 500 pesos to 1,000 pesos per day. So kung gusto natin kumita ng additional 20,000 pesos per month, napakasimpleng gawing negosyo ng Sante. Kung gusto mo naman isang big-time business, bagay na bagay rin ng Sante, kasi napakarami na sa ating kumikita ng six-figure income buwan-buwan, hindi lang sa pagbebenta ng produkto, pero sa pagbibuild ng organization all over the world. Oh, edi wala ka namang sinabi yung pangalan, no? Di ba, yung tao, hindi mo lang sinabi yung pangalan. Magkano nakikita niya ngayon? O ba't masyado, paano mailap ka? Chinky, no, one thing sa kumpanya natin, Chinky, number one, we don't want to mention names, don't want to mention figure, pero ang nakakatuwa rin ito, siguro, ayoko magbigay ng pangalan, ano? Meron tayong mga business owners na kumikita na rin, wala kalahating million hanggang 1 million buwan-buwan. In fact, sa pagkakaalam ko, meron na rin kumikita na around 1.5 million. I don't want to mention his name, pero kaya naman siya kumita ng ganong kalaki kasi pinaghirapan niya, okay? Pero pag-usapan na lang natin mga ordinaryong mga Pilipino, okay? Ordinaryong Pilipino. Meron kaming mga distributors sa Sante na mga empleyado rin ng kumpanya bago mag-pandemic. Pero ngayon, nag-full-time na rin sila sa atin dahil natanggalan silang trabaho. Pero kahit natanggalan silang trabaho, ginagawa nila yung negosyo natin full-time na via social media, kumikita rin sila ng around 50,000 to 100,000 pesos per month. Combination niya ng pagbebenta ng produkto at pag-i-invite ng mga possible distributors na magbebenta rin ng produkto. So maganda rin, Chinky, is hindi ka lang kumikita dahil sa effort mo sa pagbebenta, kumikita ka rin sa pag-i-invite ng mga tao na willing magbenta ng produkto. And in fact, itong taong sinasabi ko na kumikita ng 50 to 100,000 pesos per month, baka yung income niya lang doon galing sa benta niya na sa 10,000. And yung 90,000 galing na yun sa benta ng ibang tao. Okay, next question. Paano naman mag-join? Baka masyado malaki naman ang puhunan para mag-join sa ganung klaseng sa negosyo nyo. Maraming pamamaraan, Chinky, para makasali sa Sante. Pero ang pinaka-basic ay yung tawag namin pagbili ng package na worth 4,500 pesos. When you say pagbili, hindi ito registration or recruitment. Itong 4,500 ito, bibigay ka lang ng produkto sa halagang 4,500. But in fact, ang nakuha mong produkto, that's around mga 6,000 pesos. So, ito lang yung pagsisignify na gusto mong gawin yung negosyo. Okay? So, sa 4,500, may opportunity ka magkaroon ng negosyo, hindi lang sa Pilipinas, ganun din sa 8 countries kung saan nandoon ang Sante. So, you join in the Philippines, but you're a member of Sante in 8 countries and all the countries na bubuksan namin sa mga susunod na panahon. At yung 4,500 na yung Chinky, hindi ko masasabing investment yan kasi parang bumili ka lang ng produkto na pag ginamit mo, protektado ka. Pag binenta mo, balik na pera mo
kumita ka pa. At diyan nagsisimula ang journey mo sa Sante sa halagang 4,500 na napakaliit kung ang pag-uusapan natin na isang napakalaking negosyo. Galing naman. Kasi alam mo, agandahan yan, the first rule of selling a product, you got to be a product of the product before you can sell the product. At may good news po tayong lahat.